Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong vlog. So mabilis ang vlog lang pala tayo ngayon mga idol, dahil pag-uusapan natin ang hard starting ng Honda Supremo, lalong lalo na pag umaga. Pero bago ang lahat, isang mabilis ang shoutout muna pala tayo. So shoutout nga pala sa mga tropa natin, sila Ma'am Ignalin Tagpis, kay Sir Romel Balading, kay Idol Mitsui Seremar, kay Idol Homer Pasqua, kay Idol GBR Estiu, kay Idol Mars Marlo, at kay Idol Bike and Fish. Alright, so sa lahat ng mga gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba para ma-shoutout ko po kayo sa mga next na vlog natin. Alright, so bago tayo magpatuloy ay isang mabilis ang intro muna tayo mga idol. Alright mga idol, no? So ganito rin ba yung Honda Supremo mo, lalong lalo na pag umaga, mahirap siyang paandarin. Kahit nagamitan mo na siya ng choke, ikik mo ng ikik, gamitan mo rin siya ng push button na starter, ay hindi pa rin siya umaandar. Ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano ba yung ginagawa ko pag ganun na umaga. Kaya hindi ako nahihirapan na paandarin ang aking alagang si Raptor na pula o si Honda Supremo. So ito yung Honda Supremo natin mga idol, no? So ito, ginagamit ko rin itong choke, ginagamit ko rin itong push starter. Pero syempre lalo na pag umaga, ito talaga ang madalas kong ginagamit, ang kick starter. So paano ba mga idol, so paano ba yung ginagawa ko? So ito ah, papakita ko sa inyo, malamig, malamig yan. Hindi pa natin yan napapaandar magmula nung umaga, dahil hindi pa natin nagagamit itong Honda Supremo natin. So ngayon, ipapakita ko o i-share ko para may dagdag kaalaman sa mga katulad natin na Honda Supremo user. So paano ba mga idol? So ganito lang yan. Alright, siyempre unang-una, kailangan natin ng susi. So ito yung mga idol, no? At kasi ang dami ko kasing nababasa, ang dami ko rin nakikitang nagko-comment at nababasa sa Facebook na napakahirap daw nga paandarin ang Honda Supremo, lalong-lalo na itong version 3. So paano nga ba? Alright mga idol, no? So start natin tong Honda Supremo. Start natin siya. So ang ginagawa ko, pinipihit ko muna itong choke. Ayan. Pinipihit ko muna yung choke mga idol. So nag-aantay lang tayo ng mga, sabihin natin na 30 seconds. 30 seconds lang natin aantay na nakapihit yan. Tapos hindi natin gagamitin ang push starter. At take note lang, wala tayong gagalawin sa karburador at sa makina. Walang. Tapos nagpalit pala tayo ng spark plug. Alright, so isa yun. So kung ganun talaga na napakahirap ng panda rin talaga, talagang aabutin ka ng 1,000 kick bago umandar, kailangan mo na talagang palit ng spark plug. Pero siyempre tayo, nagpalit na tayo ng spark plug. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano ba yung ginagawa ko. So gagamitin natin tong kick starter mga idol, no? Kickstarter muna. Pero naka-open na po yung choke natin. Alright. So ginaganyan ko lang siya mga idol, oh. Yan, kinikik muna natin. Yan. Tapos start natin. Alright. Yun mga idol, oh. Umandar agad yung Honda Supremo natin. Tapos hahayaan lang muna natin siya na ganyan. So hahayaan muna natin siya mga idol na ganyan, no?
Hindi natin pinipihit ang accelerator. Tapos ibabalik na natin mga idol itong chok. Ayan. So antayin lang muna natin na uminit yung makina. So hahayaan na muna natin mga idol na ganyan, no? Alright. So ganun lang mga idol yung ginagawa kong paraan para mapaandar agad yung Honda Supremo ko. So ito pala yung andar ng aking Honda Supremo. Napakatahimik. So ganun lang kadali mga idol yung pagpapaandar ng Honda Supremo, lalong-lalo na pag umaga. So wala tayong kailangan na galawin sa makina o sa carburetor. Yan lang mga idol, no. So pag ganun na umandar, ibabalik lang natin itong choke nya. So ganun lang. So ang gagawin lang natin ikikik lang natin siya ng ikikik. Tapos pag ganun na nakatatlong kick na tayo, apat, saka natin talaga lalakasan yung pag-kick natin. So wag na wag tayong gagamit ng push starter, lalong lalo na pag umaga. Kasi masasanay talaga yung motor pag ganyan mga idol eh. So ganun yung ginagawa ko. Ginagamitan ko siya ng kick starter pag umaga. Kasi once na hindi mo talaga ginagamit yung kickstarter parang pagdating ng panahon, mahihirapan ka na magpaandar sa kickstarter. Lalong-lalo na pag sa hindi inaasahan, masira yung push starter mga idol. Siyempre hindi natin alam, di ba? Kasi kung ito lagi ang ginagamit mo, may possibility o tendency na masira ito. Kaya gumamit tayo lagi ng kickstarter, lalong-lalo na pag umaga. So ito, napaandar na natin mga idol yung Honda Supremo natin. So may idadagdag pala tayo about dito sa Honda Supremo. Kasi mayroon na nagsasabi na palyado raw. Lalo na pag umaga, palyado siya. Kasi nga, siyempre hindi pa nga nakakaakyat yung gasolina. So, paano ba yung gagawin natin? So, ang nakita nyo, yung ginawa natin kanina, hinayaan lang natin siya na nakaandar lang siya. Tapos hindi natin ginagamit itong accelerator. So, ngayon mga idol, no, ito yung dahilan kaya minsan nagpapalya. Kasi kakaandar pa lang, ibinibirit na nila. Parang kanya, no. Diba? Pero yung sa atin wala, walang kapalya-palya yan mga idol. So hindi ko rin yan nire-revolution na umaabot sa hanggang 5 or 6 na revolution, lalong lalo na pag hindi siya umaandar. So ganun ako kaingat sa aking alagang si Raptor na pula. Alright. So nakita nyo mga idol, no? Alright mga idol, no? So yun lang yung vlog natin, isang mabilisang vlog nga lang ang sabi ko sa inyo para ma-share ko lang yung paraan natin kung paano natin paandarin yung Honda Supremo, lalong lalo na pag umaga, na wala tayong ibang gagalawin, wala tayong anong tawag dun, ibang pipihitin sa makina o sa carburetor. Patayin muna natin, sayang gasolina eh. Alright, so yun lang yung vlog natin mga idol, no? So sana ay nagustuhan nyo itong video na to, at dahil nakarating na kayo, nakaabot na po kayo sa video na ito, huwag mo sanang kalimutang i-click ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa mga bagong video na i-upload natin kagaya nito. So ito lang yung vlog natin mga idol. So ingat po tayong lahat, and God bless po. So see you po sa next vlog natin mga idol. Alright.